I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello, hello, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway, mga Beshwa, kumusta po kayo ha? Sa init ng araw? Mag-ingat mo kayo ha? Sa inyong kalalagyan. And of course, mga Besha, meron tayong upload video. So, kikita nyo, yan po si dating ex-president Digong. Bakit? Ako, panibagong panibagong luhaan na naman, mga besyang. Kahapon po ito, no? Bakit? Ako, ito na naman po yung sinasabi natin. Isa lang ang ibig sabihin yan, mga besha. Wala na talagang suporta ang majority ng Pilipino sa kanila. Itong nakarang linggo, 'di ba? Mayroon silang dapat pa prayer rally diyan sa Bustos, Bulacan, pero anong nangyari? Wala. Tinanggihan sila, umuwi sila ng Luwaan, mga kababayan. So ibig sabihin, ayaw talaga ng taga Bulacan na yung mga style nila sa pagrarally kasi puro mura. And of course, guys, it's an act of ano yan eh, destabilizing the new current administration. 'Di ba? 'Di ba labag po sa batas yan? Eh, parang nanghihikayat ka ng mga tao para mag-aklas sa bagong administrasyon. Hindi po maganda. Labag po sa batas yan, no? So siguro yan po siguro isa sa mga nakikita ng pamumunuan ng Bulacan, ano? At well, alam po natin hindi rin naman talaga maganda, pero kung ang pagrarally mo talaga is kapayapaan, why not, 'di ba? So dahil diyan, guys, actually 2 times 'yun eh. Itinanggihan ng kanilang pagtatangkang magrally. So ngayon na naman, mga bes, dyan sa Dumaguete, agay, wala na naman, mga kababayan, tinanggihan na naman siya. O ito, basahin ko ha. Sabi ha, sabi ni Attorney Poke, ito ay pinost niya po yan, no? Opisyal na pahayag, maalab na pagbati sa lahat, maiusog naming pinapaalam sa lahat na ang binibigay niya na permit para sa prayer for peace rally sa Dumaguete City ay binawi at kinansila ng LGU ng naturang lungsod. Ang pangunahing dahilan ay kulang daw ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kaayusan sa mga nakaplanong pagtitipon na dadaluhan ni PARD. So may reason, guys, ang pamumunuan ng Dumaguete, no? Ang Leyte. Yan po ay kulang sa kapulisan at metal barrier, no? Eh siyempre, hindi natin alam yung mga tao, no? Ko baka mamaya yung tiya sa kanila. 'Di ba? At well, actually, guys, no, sa totoo lang, wala naman manggugulo sa kanila. Sila lang naman talaga ang nanggugulo eh. Diba? Sila lang, walang magugulo sa kanila. Pero siguro, mas maganda naman talaga ang ginawa ng Dumaguete LGUs na huwag silang payagan. Kasi puro mura, sabi ko sa inyo eh. Hindi po press freedom yan. Intentional po yan. Pambabalahura, pambabastos sa current administration at panghihikayat ng mga tao yan. At hindi lang yan, mga kababayan, ha? Sa nakikita ko, in my own opinion, maagang kampanya. Diba? Unfair naman sa ibang mga tumatakbong mga politician. Dapat sabay-sabay. Yan po, ang pangunahing dahilan ay kulang daw ng kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kaayusan nakaplanong pagtitipon sa dadaluhan ni PRD. Malinaw na, isa na namang pakanay ito para pigilan ng prayer for peace rally. Ibibintang na naman kay Pangulong Marcos Jr. Sigurado yan eh, lahat yan eh, kay Pangulong Marcos isisisi. Di ba? Kahit pa naman sa pagdayalago at pakikiusap ng mga organizer kay City Mayor Rimulo kasama ang kanyang city administrator na si Ms. Leilani Ramon noong May 4, 2024 ng hapon ay matigas na iginiit ng alkalde na kinansila ang nabigay na permit. Dagdag pa nito, nag-advise pa na mag-reapply uli na wala namang kasiguruhan ma-approve at daadaan na naman sa mahabang proseso. Agay, guys, ha?
Sana tayo, ayan o. Kahit pa naman sa panggigipit at pagtitil ng ating karapatang pantao sa malayang pagpahayag at pagtitipon, hindi tayo patitinag at maisog nating ituloy ang peace rally. Pispisin ko pa kayo dyan eh. Sa Dumaguete City sa darating na Mayo 7. Okay, antabayanan lang po at i-anunsyo natin ang bagong lugar na pagdarausan ng peace rally. Sulong mga maisog, ituloy ang peace rally sa Dumaguete City. Mabuhay ang Pilipinas, sabi. Ay, sus! Ayaw na nga sa inyo eh. Ha? Ayaw na nga sa inyo, pinagpipilit nyo pa. Oh, di ba? Dapat sa inyo, doon kayo magrarally sa Western Philippine Sea. Doon dapat kayo magrarally. Ha? Sa gitna ng Ayungin Chiyon. Masa malapa doon, walang magano sa inyo. Tabihan nyo yung mga Chinese doon. Oh, so, yan guys, ha? Ang kadahilanan. Oh, isa lang ibig sabihin. Ibig sabihin, wala talagang suporta sa kanila. Mm-hmm. So, dahil dyan, mga kababayan, dahil one day kahapon po yan, ano? Yes. Ito po, another, post nila, mga kababayan. Mm-hmm. Yan ang sinasabi ko. Sana po, lahat ng LGU, tanggihan nyo itong mga to. Wala naman nagagawa ng mabuti ito, kundi manggulo lang sa Pilipinas. Imbis mapayapa tayo, pero nanggugulo sila. Mm-hmm. Ito pa, mga bes, ha? O, ito, guys, ha? Another update. Ano, press con cancellation. The press conference scheduled with PRD at 8 PM today at Bali Oriental Hotel has been cancelled. Kinancelled. Kahit yung press con nila, mga kababayan, cancelled din. Please stand by for the new time and venue for tomorrow press conference. Naloko na. We'd like to request everyone in the media to please disseminate to the general public that the Misug Rally in Negros Oriental at the Freedom Park at Capitol Area will push through a schedule at 5 p.m. on Mondays 7, 2024. With PRD and attendance along with the VIP guests. Ay, so, di, mag-rally kayo, kahit saan ang gusto nyo eh. O, diba, tapos, magpo-post kayo, ginigipit kayo pag hindi natuloy yung rally nyo. Kay Pangulong Marcos nyo yung isisisi. Ano ba yung klaseng mga utak kayo? Isa lang ibig sabihin niyan, mga kababayan. Talagang, hindi siya talaga pinagbibigyan. O yan na naman, sa Negros Oriental na naman sila. O, bukas daw yan. Eh di, nasa sa inyo yan. Kung saan kayo, di doon kayo. O, di ba? Pero sana, no? Sa mga pinaggagawa nyo, hindi kayo tamaan ng kidlat. Dahil napakasama ang lumalabas sa mga bunganga nitong mga to, no? Mga toxic, guys, ha? Hindi makain ng aso. Mm-hmm. Puro banat, pang insulto. Diba, pang intentional, hindi na press freedom po yan. Yan po ay personalan na. Lalo nito si Attorney Poki, abogado pa naman din, pero yung bunganga nito talo pa babae, dalawa bunganga, eh, no? Kaya I really wish na sana yan ay makakansela din. Sana pang ang ating mahal na Diyos, nakikita niya kung ano intensyon ng mga ito, ay dapat makansel uli yan. So yun, mga kababayan, ha? Sana makancel yung rally nyo bukas. 7 tomorrow eh. Oh, may rally daw sila diyan sa may ano sa Dumaguete ay sa may ano tawag dito, Negros Oriental ba yan? Oh, we would like to request everyone in the media to please disseminate to the general public that the Maisug Rally in Negros Oriental at the Freedom Park Capitol area will push through as a scheduled at 5 p.m. on May ayan. 7, 2024 with PRD attendance willing with along the VIP. Yung mga VIP nila mahilig magmura. Mm-hmm. So, yun mga kababayan, ha. Pangalong beses na tinanggihan ng mga ano yan, mga LGUs. Kaya dapat ang kanta nitong mga ito mga beses. Ako si BB. BBM ang nagwagi. Duterte ang sawi. Kaya umuwi, sila ay sawi. Naloka ko, ay naka. Diba mga base?
Mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ha? Oh. Well, hindi sila mapapalagay talaga dahil lagi silang ano guys, kansilado. Kaya talang ibig sabihin niyan, hindi na po sila suportado ng nakakarami. Eh sana, ha, mag-isip-isip na rin kayo. Ha? Alam na alam nyo, wala kayong suporta. Nakao, talaga naman, huwag nyo lang ipagpipilit. Mm-hmm. So yun, mga kababayan, dapat mga beswa. Ha? See you again guys on my next upload video. Bye-bye-bye and babus. God bless Philippines.